Hello, sweeties. Kamusta naman? Tinamaan na ba ng sakit ang lahat? So, yun yung totoo kong boses. Pero dito, kahit naman kung gano'n ang boses ko hanggang dulo, kaya gagamit tayo ng voice effect. Kaya, feeling ko usong-uso ngayon ng trangkaso, sipon at ubo, diba? So, yung nakikita ko yung ibang baker, katatapos lang nila, kagagaling lang nila sa sakit. Ako kahapon lang, ako talagang masamang-masama paharamdam. Ngayon, medyo okay-okay naman na. Kung maka lang, ayun, at may sipon. So, ayan, going back tayo dito sa ating cake. So, ang may order nito is si Miss Ira Amandi. Taga dito lang siya sa may amin. And yung design na to, sinend niya sa akin. And ito ay parang nakuha niya sa YouTube ni Art Cake by Miss Mia. So, ayan, isa siya sa talagang pina-follow ko at ina-idolize ko pagdating sa mga ganyang napakagandang detail. So, kung makikita niyo yung totoo nitong ano, yung totoo nitong model talaga, yung picture na gawa niya ni Miss Mia, sobrang ganda. So, kilala niyo naman na siya sigurado. And ayan. So, ang gamit ko rin pang lettering dito ay yung Fellowship, kung hindi ako nagkakamali. So, yun yung ginagamit niya and napabili na nga rin ako. Which is, ang ganda nga naman gamitin. Maganda siyang gamitin kapag ganitong sobrang liliit ng mga details sa pag-lettering, kung maliit lang. Ayan, maganda siyang gamitin. Kaso talagang nginig na nginig yung kamay ko dito. Kaya more practice pa. And ayan ang ating final product. So kahit pa paano naman medyo kahawig nung pinagayahan. So ayan, dito naman tayo sa next. Bento cake pa din siya. So wala sinend na design si client. So, ako na lang yung naghanap kung ano yung ano, medyo maganda-ganda na hindi ko pa natatry. So, ito, ang pinagkuhanan ko naman ng reference ay sa page na ni kusina ni Bebang. So, ayan, pareho sila ni Miss Mia na napakaganda ng mga gawang cake sa mga gantong details. Talagang ang linis ng mga gawa nila. So, ito'y parang rainbow. Ewan ko ba kung bakit parang nagkaroon ng brown dyan. So, ayan, pakinis-pakinis lang. And then, nilagay ko na dun sa kanyang clamshell. And, yan yung cello sheet na sinasabi ko sa inyo ka na ginagamit ni Miss Mia. So, ayan, nilagyan ko lang ng whipped cream para sa, yan yung pangsulat natin. And, inalis ko yung sa tip, then pinode ko yung sa top. So, meron namang tutorial si Miss Mia. So, hanapin nyo na lang para. And, meron din siyang Shopee para dun kayo mag-check out kung if ever gusto nyong bumili. And ayan, magsulat na tayo ng lettering. Nakakanginig talaga. Kung nginig ka na dun sa nakasanayan mong dati dito sa cell sheet ay talagang mas manginginig ka, kaya more practice pa. Pero ang ganda nitong gamitin, promise. And ayan. So, pagkatapos kong sulatan siya dyan ng kanyang dedication, so, dinoble tone ko siya para hindi mag-fade yung ating lettering. Para naman hindi pangit tingnan. So, ayan. And nagustuhan naman ni client itong ating design kahit wala siyang binigay na reference. So, ako nga lang yung kumuha ng pinagayahan ko. And nagustuhan naman niya. So, ayun lang, Siri. So, ingat-ingat kayo. Inom kayo lagi na maraming tubig and iwas-iwas pag pupuya. Pahinga din pag may time. Baka tumagusto tayo sa pader. Okay? So, ayun ang finished product. Thank you for watching. Bye!